Welcome back sa ating channel, mga ka-only me. Nagbabalik naman po ang iyong lingkod. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pag-hit na rin ang notification bell button bilang suporta po sa ating channel. Okay, so for today's vlog guys, so aalamin naman po natin kung paano po mag-invest sa ating GCash or yung tinatawag nating G-Invest para po tumubo ang ating pera. Kung may pera naman tayo, ay pwede tayong mag-invest sa GCash para po ito ay lumago at mapakinabangan natin. Okay? So para malaman nyo yun, ay tutukan nyo lang po ang video na ito. Okay? So start na po tayo. So kailangan po mayroon po tayong GCash account at kailangan din po fully verify na tayo para makapag-invest po tayo ng successful sa ating G-Invest, sa ating GCash. Okay? So ayan. So pindutin po natin ang ating GCash. Ayan. So, and wait natin siya, guys. And then, after that, kailangan nating mag-sign, mag-login, I mean. Ayan. Login po natin or ilagay po natin dito yung ating 4-digit MPIN. Ayan. So, ayan. So, paalala lang po na kailangan po mayroon pong laman na amount or balance po yung ating GCash. Para po makapag-invest tayo sa ating G-Invest dito po sa GCash, okay? So, ayan. So, i-view all po natin. View all GCash services. And then, hanapin po natin si G-Invest. Scroll lang natin siya. Ayan. Tapos, ayan, hanapin po natin si G-Invest. And then, click po natin si G-Invest. Ayan. So, ayan. Ayan, guys. So, may dati pa ako ditong investment. So, para makapag-invest tayo, guys, ayan, view natin po yung investment. Ayan. Okay. So, sa kaka-start pa lang po na pag-invest, so, meron po kayong pipilapan doon ng mga form, and then accept nyo lang yon, and then proceed kayo. So, malalaman nyo lang naman yung kasi may procedure siya doon. So, halimbawa po, ito po yung mga pagpipili natin sa ating G-Invest. So, ayan siya. Mayroon po tayong ito pong number 1 is BPI IMI. Ayan. And then, ito pong BPI IMI, aggressive po siya. Ayan. ALFM Global Multi Asset Income Fund Incorporated. So, aggressive siya. So, yung pakalawa naman is BPI, sa BPI ulit siya, which is Philippine Stock Index Fund. Ayan. And then, ATRAM Peso Money Market Fund at ATRAM Total Return Peso Bond Fund. Meron din tayong ATRAM Philippine Equity Smart Index Fund at ATRAM Global Consumer Trends Feeder Fund at ATRAM Global Technology Feeder Fund. Okay, so kayo na po bahala kung alin dito yung gusto nyo pag-investan. So, alam ba po mag-invest tayo dito kay BPI? Ayan. Dito po kay BPI. Itong Philippine Stock Index Fund. Ayan. Mga bago po yan na pag-i-invest nandito po sa GCash. Ayan. So, ayan. And then, click lang po natin itong buy. So, ayan. So, para malaman natin ang kanilang interest, so ito siya. Past 1-year return niya is 1.26% return. So, ayan. Yung initial investment dito, guys, is 50 pesos above. Ayan. So, halimbawa pang invest tayo dito, guys, ng amount na try natin. Ayan. Click natin itong buy. And then, proceed natin siya. Tapos, ito po, check natin yan, yan para makapag-agree tayo. And then, basahin po natin dito yung mga terms. Ayan. Kapag nabasa nyo na po yan, ayan. Kailangan din kasi yan para alam natin kung ano yung mga terms and condition nila. And then, kung okay na X nyo lang yan, then ito naman. Check natin yon. Ayan. So, basahin natin itong terms and condition nila. So, kung okay na X natin yan. And then, check natin ulit yan. Yung pangatlo. And then, ayan. Basahin ulit natin ito. Ayan. So, unawain natin kasi mag-invest tayo dito ng pera. So, ayan guys. So, mahaba-haba siya. So, kasi nabasa ko na ito kanina pa. So, ayan.
Okay lang, bahala dito magbasa. And then, understood na lang kung ano yung sinasabi. Para po safe po tayo. Ayan. And then, next natin yan kung okay na. And then, proceed na po natin kung mag-invest na po tayo. Ayan. So, meron po tayong marireceive na authentication code. Ayan, sa ating pong number na ginamit. So, wait po natin yun. Ayan. So, ayan na siya. Okay, tapos ilagay natin dito. Ayan. So, ayan, nakalimutan ko din. And then, ayan. Type lang po natin dito yung 6-digit na authentication code para makapag-proceed po tayo sa ating investment. Ayan. And then, submit na po natin yan. Ayan. So, maglalagay po tayo dito ng amount. So, mag-i-enter tayo ng amount kung ilan po yung ating i-invest. Ayan. O, try natin lang is 50 pesos. Ayan. 50 pesos po kasi yung minimum amount nila. So, bawal na po tayo mag-lower pa sa 50. Ayan. And then, proceed lang po tayo. Ayan. And then, agree natin yan. And then, mayroon pa silang user agreement. And then, basahin lang po natin siya. So, importante rin po ito na kailangan nating alamin yung mga terms and condition nila para if in case may mangyari sa ating investment, ayun, alam natin yun. Okay? So, pero dito po sa GCash, wala namang problema mag-invest dito, guys. Kasi ako nakapag-invest na for 5 months na. Tumubo rin yung pera niya at na-receive ko na siya at na-cash out ko na ngayon. Okay, so ayan. Nabasa ko na kasi ito kanina. So ayan. And then, kung okay na po, X natin yan. And then, confirm lang po natin ito. Ayan. So ito po yung ating investment. 50 pesos siya. So, for 0.04 units siya. Ayan. Then, confirm lang po natin yan, guys. Confirm natin siya. Tapos, magpo-process na yan. So, ayan. So, kapag ganito na, guys, ibig sabihin nito, processing na po yung ating investment na 50 pesos. So, ayan na nga. Nakapag-paid na tayo gamit po ang aking GCash. Na-receive ko na po yung confirmation. So, ayan. Sabi dito, please wait while your order is being processed. You will receive an SMS once the transaction has been confirmed. Okay? So, makaka-receive naman tayo ng confirmation dun sa ating text message kung na-process na nga nila yung ating request, yung order natin na yung investment natin na 50 pesos. So, ayan. So, ganun lang po yung kadali. So, kung natulungan ko po kayo sa aking tutorial, ay huwag sanang kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell button bilang suporta sa ating channel. Thank you.